Sa isang Facebook post kamakailan ay may bagong paglilinaw si dating Pangulo, ngayon Pampanga Representative Lore Macapagal-Arroyo sa natahimik na sanang issue ng kudeta sa Kamara. Nauna ng pinabulaanan ni Arroyo ang mga bintang na gusto raw nitong ikudeta si House Speaker Martin Romualdez. Pero napilitang magsalita uli si CGMA dahil nadadawit na rito ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ani Arroyo, nakarating sa kanya ang report na may isa raong kongresista na hindi naman niya pinangalanan ang nagpapakalat ng istorya na yung binibintang sa kanyang kudeta ay may basbas daw ng unang ginang. Saad ni Arroyo, isang political fantasy ang issue ng coup. Humingi rin ito ng dispensa sa First Lady dahil pati ito'y nadadawit sa gulo. Mensahe naman ni Arroyo sa mga nangchichismi sa kanya na mag-move on at maghanap na lamang ng positibong mayaambag sa bayan. Para naman kay Atty. Sal Panelo na may personal na koneksyon sa First Lady, mukhang may mga puwersang nang iintriga sa Kamara. It's a mouthful and I heard about that. Lumabas siya sa isang dyaryo na siyempre kumalat ng social media. Yes. Ang story daw ganito, meron isang congresswoman na binulungan si GMA, PGMA. At sinabi, ma'am, meron mga congressman na okay, na palitan si Speaker Martin. Itong the same congresswoman, sinabihan siya na ma'am, merong sanction dyan si, ano, si Lam, si Ma'am Liza. Yan ang kwento. The same congresswoman, nagpunta raw kay, ano, kay Ma'am Liza, kay Lam. Ma'am, may pinaplano si PGMA ito. Yun, kamadalit sabi, intriga. Iniintriga nyo talaga naman kayo. Iniintriga nyo si PGMA. Hindi naman nagbigay ng pangalan sa panelo kung sinong kongresista ang tinutukoy ni Arroyo. Pero para sa dating presidente, walang magtatagumpay na kudeta kung walang basbas ng Pangulo. Hindi rin daw nito sisirain ang Uniteam o ang sanib puwersa ng mga Marcos at Duterte nitong nakarang eleksyon na isa siya sa mga bumuo. At wala rin daw itong nakausap na politiko dito man o sa labas ng bansa na nag-uudyok ng coup sa Kamara. Pero alam mo, naniniwala ako doon sa sinasabi niya na bakit naman ako magkuku? Yes. Parang it goes against the grain dahil tinulungan ko nga yan eh. Bakit naman ako magkuku dyan? At saka umatras na nga ako eh. Di nung pa sana, initial laban pa lang. Ganyan na. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News.